update po sa mga followers ng business. Kasama po natin ngayon si Doc Lapus at siya po yung regional director ng Department of Agriculture. Sir, good morning. Sir, can you tell us about the project? Ito ang itong project ng department. Ito natin po yan sa kaniwa-aniwa-aniwa ay lumansan ng ating tagawara sa pamumuno ng ating hanak ng inyo sa Secretary William Barr. Kung sa gayon ay matulungan ng ating mga farmers at fisher folks na mailapit ba ang kanilang mga produkto sa ating mga consumer at magkain kanilang mga tanong. And of course, makakasutulungan sa mga consumer natin para makabili sila ng mga mura at sustansya at kalidad na mga produkto ng ating mga
maibenta ng diretso ng ating mga partners at isa po sa kanilang produkto para po maka-assure yung ating consumer ng fresh at kayang kalidad sa maganda. Pero hindi lang po natin sinasabi, sabi ko nga po yung mga traders. So, hanap po kayo po yung... Yes. Tapos sir, yung sino po yung mga tao, anong sino sila na yung mga target natin na mamimili dito sa mga kapatid? Ano po yung buying capability ng mga people na po? Pwede tayo po naman po, wala tayong na target na yung income level ng mga ng mga mamimili natin. Kasi po alam naman natin ang importansya ng pagkain. Yes. Kahit anong panasang kapang level ng lipunan, bibili ka ng gulay, bibili ka ng prutas, bibili ka ng karne, kasi yan po is very useful sa ating mga ito. Pero pag ganito po sa mga kadiwa, yung talagang gusto natin, yung medyo ang population ay medyo mataas para mas ma-reach natin yung maraming tao. Pero wala po tayo as far as the income level, wala po tayo. Okay. Sir, pwede mo ba kaming maka witness pa na mas marami pang kadiwa settlers na inyong tatayo? Opo, welcome po kayo. Marami po tayo doon sa Jack. Marami po yung naka-schedule pa ang ating agribusiness, marketing and distribution. At ipag-usnay lang po sa akin nila. Welcome po kayo para ma-witness na sa doon sa dati. Sa region niyo, sir, pwede nyo ba tayong magkatulungan sa mga pwede nating mga farmers sa pwede i-feature, ano, industries? Lahat po ng tulong na gusto ibigay, lalo na po kapag po-promote ng agriculture dito sa Region 3, ay welcome na welcome po. Sir, Doc, maraming salamat. Maraming salamat. Meron nung ba kayong last word na pwede gusto nyo i-part sa ating mga farmers? Sa lahat po ng ating mga nanonood, kami po sa kagawaran ng pagsasaka ay laging bukas na magbigay ng tulong at magbigay ng ayuda sa ating mga magsasaka at mga lingista na nangangailangan ng ayuda para po kayo kanilang mga produkto ay mabili ng mas maganda. Kahit po sa production aspect, lagi po lang handa ang ating kagawaran ng pagsasaka at mga lingista at magsasaka. Maraming salamat. So, ano naman, pakausapin natin si Sir Ferdy Santos. Siya yung nag-invite sa atin dito. At pakausapin po natin siya at ano po may share niya. Thank you, sir. Sir Ferdy, naka-live po tayo ngayon. Thank you, sir. So, ilan na nanonood sa atin ngayon? Nasa 30. Okay. Sir Ferdy, kamusta po itong ano? Lowland vegetables na galing sa mga farmer members ng cooperative ni Sir Ferdy. Kaya ano mo ba kadami sa yung gulay na dala-dala nyo kanina? Ito po yung sinakay natin kanina sa elk. Elk. Pero puno yung elk. Puno po yung elk. Tapos ito na lang muna tira ngayon. Ayun po, sa tricycle na lang. So we're talking of how many tons po yung dala-dala nyo kanina? Ano ka? Ilang tons po yung dalang dalang gulay kanina? Mga 2 tons. 2 tons. 2 tons yung dalang gulay kanina. Nag-open ng mga alas 4. Formally in-open sa public para makabili. Pero anong oras ngayon? Alas 12. Alas wala na mong paninda. Sir, ngayon po yung opening. Opening po ito. Ngayon po ay tuloy-tuloy na. Araw-araw na tayo magpapatry dito ng karibang gulay. Okay. So ito ho ba ang kauna-unang kadiwa center na nakat-join kayo? Hindi po sir. Nakikigyan ako sa ibang kadiwa kadiwa only o ibang kadiwa? Yes. Pero ito yung bagong unang kadiwa outlet na hindi siya
once a week lang. Kundi daily? Daily lang. Hindi daily lang. Sa permanenteng pwesto? Permanente lang. Isay, gaano ka kahalaga or ka-importante o gaano kaganda yung benefit na naibigay nitong project na ito sa inyo? At saka sa mga farmers na members ng inyong cooperative? Sa kanyang sir, baka pag-usapan natin ay nakikita ko na hindi naman mong problema ng pagdadala ng gulay yung mga magsasaka. Okay. At yung ating mga consumer, mga mamimili, hindi nagbibili na may sira na ng mga gulay, fresh na fresh na dapat magkakasal. Connect ko. Na-mention yung mga kanina kung yung gulay ay maraming dinadaanan. No, sinasalin-salin from one place to another, from one buyer to another, na nalalamog. So, kumusta po ang quality ngayon ng gulay dahil ito ay direkta na sa mga buyers natin? Dahil ito ay transport kasi natin, sa isang oras, mula sa farm, kami po Bagyo, dinala ko sa San Ildefonso. Ngayon, dinala ko na po sa Valenzuela. Nasa Valenzuela na. Lapit sa malapit na sa Metro Manila. So, sabi ni sir, noong mula ng na-feature namin itong low-land cabbage, noong napag-usapan natin sa agribusiness, maraming mga kamutang. Ano po yung mga development? Ayan po. Sa ngayon, meron tayong sa dami ng nag-request ng training center. Meron na tayo siya kung the training. At hindi na sa ulan. Ano saan sa mga participants ng training? O sa ngayon po, meron pa rin sa pag-ibang ulan sa Karla. May Besia. Then yung karamihan sa kasunod ni Ponzo. Sa Ponzo. Anong tinuturo nyo ngayon doon, sir, sa yung process? Yung process na po, process. May telepono sa tingin. So, doon sa training center ni SRB, ay tinuturo nyo ngayon yung cabbage production through organic farming. At ilan, sir, yung ano po ngayon, yung participant sa mga training? Tinuturong mo po natin. Yan. So, soon po, gagawa ho tayo ng bagong episodes dito sa Agribusiness about cabbage farming, construction and step by step procedure at sinisert po ako. Bulacan.
ano pa ang potential na ibang gulay na pwede natin i-explore? Nagtatanim na rin po ako ng sibuyas. Meron din po nagtatanim sa Bulacan, pero hindi po yung sibuyas. Sibuyas na lang. Yung parang laso na, ganyan ba? Yes, ngayon, yung bug na. Actually, kukuha tayo mamaya ng onion para doon sa supply naman ng online pala kita. Ah, sir, naipatabi ko na. Natabi na. Ayan. At saka yung ampalaya tea nila, sir, i-carry natin din sa online pala kita. Ipipenta rin natin. Ano pa sir? Ano pang ina-expect natin na ano pang ina-expect ng mga audience natin sa iyo, sa grupo niyo? Sana po, dahil sa dami ng sumuporta, napapasalamat kami. Umasa po kayo na mas pagbubutihin pa namin at magagandahin mga production. Yung mga seedling ay yan yung ginagamit natin ng mga poke. Nagparada. Sir, ano po yung pangalan ng organization niya? Marami pong Ma'am Menchie po at naka-live po tayo ngayon sa Agribusiness. Ma'am Menchie, ano po lang? Noy, N-O-G-O-Y.
Ano po yung ginagawa mo sa Department of Health? Ito pa, bukod sa yung hawak ko po sa business and marketing division, ay yung nagtuwa sa mga po yung mga market buyer at mga dealer na tumuto sa merkado o sa mga hawak ko. Then, direct linkage po ang tawag ko. Tulungan natin ang mga farmers na mapenta yung kanilang mga produkto ng diretso na walang traders. Kumusta po? Kumusta po yung programa? Maraming tulong po yun kahit na sa mga nagkakadiwa natin, no, sa mga farmers natin sa Lakas, sa Nagusia, sa Pampanga. Marami na po tayong mailig. Tulad po ng bago pa lang, ang bayad po natin ay sa Ateneo de Manila University. Binigay po sa mga father natin, mga pari po, mga pari. Pampapasyalo kami sa inyo, ha? Welcome po. Punta po kami sa sa region. Okay. I guess doon na natin i-end ng ating live ngayon. Expect na mas marami pa po tayong farmers na mag-reach by collaborating with Department of Agriculture. Everything. Sir. 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 Sir.